Charles Barkley, ipinagmalaki si Stephen Curry. At Kevin Durant, may banat sa Golden State Warriors. Yan ang update natin ngayon, mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag niyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. Sa pagiging haters ni Charles Barkley sa team ng Golden State Warriors ngayong season, marami nga siyang binitawang mga salita na nakapagpainit ng ulo ng mga Warriors fans. At katulad na lamang nga dito, nakakain nga daw siya ng dumi ng kabayo kung matatalo ng Warriors ang Celtics sa kanilang series. At lalampasuhin daw ng Dallas Mavericks ang Golden State Warriors sa Game 7 ng West Finals. Ngunit sa kabila man ng negatibong pahayag ni Charles Barkley sa team ng Warriors, ay nagbigay nga ito ng matinong pahayag kay Stephen Curry. At ayon nga dito, sa naging malahalimaw na performance nga daw ng two-time MVP ngayong season, sa tingin nga daw niya ay nalagpasan na ni Steph si Isaiah Thomas sa pagiging greatest small guard ng NBA. Sa naging pahayag nga dito ni Calvo Este Barkley, nakikita nga natin dito ang kanyang respeto kay Stephen Curry at mukhang napagtanto nga niya na hindi basta-basta ang team ng Golden State Warriors. Ngunit kahit nagbigay nga dito ng matinong pahayag si Charles Barkley kay Stephen Curry, maniningil pa nga rin tayo sa pagkain ni Barkley ng dumi ng kabayo dahil sa pagmamaliit nga niya noon sa team ng Warriors. Samantala sa naging ika-apat na kampiyonado ng Golden State Warriors ngayong season, aminin man natin o sa hindi, magiging malaking epekto nga ito sa legasiya ni Kevin Durant dahil nagawa nga dito ng Warriors magkampiyon ng walang tulong kanino man. At malinaw nga dito na si Kevin Durant ang may kailangan sa Warriors upang magkampiyon at hindi ang Warriors ang may kailangan sa kanya. Ngunit kahit malinaw na ang lahat patungkol sa isyong ito, ay may simpleng tirada nga dito si Kevin Durant sa team ng Warriors. At ayon nga dito, kung hindi nga daw siya kinailangan ng Warriors upang matalo ang Boston Celtics sa kanilang kampiyonato, sigurado nga daw siya na kinailangan siya noon ng Warriors laban sa Houston Rockets ni Harden at Chris Paul at Cleveland Cavaliers ni LeBron James sa NBA Finals. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo sa naging pahayag ni Kevin Durant sa team ng Warriors? Comment down below lang mga Lods. At sa huling balita naman tayo sa naging prediksyon ngayong season ng mga eksperto patungkol sa rankings ng mga team sa NBA. Lagi nga nila ditong hinuhuli ang Warriors sa kanilang listahan dahil para sa kanila ay hindi nga nila dito nakikita ang potential ng Golden State Warriors na magkampiyon ngayong season. Ngunit ginulat nga sila ng Warriors matapos nga nila ditong lampasuhin ang Boston Celtics sa finals. At dahil sa pagiging dominante ng Golden State sa playoffs hanggang NBA Finals, nabago nga dito ang ihip ng hangin dahil sa bagong list nga dito na nilabas ni Andy Bailey ng Bleacher Report na may chance ang pangunahan ng 2022-2023 season, nangunguna nga dito ang Warriors at sinundan naman ito ng Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Phoenix Suns at Philadelphia 76ers. Sa panibagong list nga ditong nilabas ng mga eksperto patungkol sa rankings ng mga teams para sa susunod na season, mukhang natauhan na nga sila matapos makuha ng Warriors ang kanilang ika-apat na kampiyonato. At para naman sa tips and tutorials sa PCP Ergan, please like and subscribe sa munting channel ni Pops Edwin Vlog. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.